Hello mga katropatids, welcome back to my YouTube channel. Ito po ang inyong kaibigan si Marius Cusin. Kung saan magsishare na naman po ako sa inyo ng isang masarap na lutuing pambayan na I'm sure ako guys na mapapalangoy na naman ang inyong pamilya sa sarap, hinamnam at katakam-takam nito. Ito yung tinatawag natin na inihaw na pusit guys. Meron ako ditong dalawang pusit guys na hindi naman kalakihan pero hindi rin naman kaliitan, no? Kaya excited na akong i-share ito sa inyong lahat. Kaya po alamin natin ang ating mga sangkap na gagamitin. Okay? Guys, una gagamit ako dito ng sibuyas, pamintang durog, luya, may walo akong kalamansi na medyo katamtaman yung laki, no? And gagamit ako ng siling labuyo, siling pangsigang, oil store sauce, kamatis, tatlong itlog na pula, edin na keso po, gagamit tayo. And higit sa lahat, gagamit ako dito ng patis, toyo, nor liquid seasoning, at asin. Kaya excited na pa akong i-share ito sa inyong lahat guys. At tara na, atin ang simulan. Welcome back and isi-set up na po natin yung ating iihawing pusit, no? Unang-una guys, ang gagawin ko, aasinan ko po itong ating pusit, no? Lalagyan natin hanggang loob. I-spread natin yung asin dyan. Ayan. Talagang sigurado ako guys na talaga namang hindi na naman ako mapapaya sa inyo sa isi-share kong ito sa inyo. Ito po yung kanyang pinakaulo. Ano hindi natin ng asin? Ayan. Ito guys, yung lahat ng mga ingredients, sili, yung mga luya, na iniwa ko na po yun ng pino para ipapalaman natin dito sa loob ng pusit, no? And tinimplahan ko na rin po ito ng patis, toyo, and i-additional natin yung nor liquid seasoning, no? Saka natin, and pati yung oyster sauce. Ayan. Napakasimple lang ng mga ingredients ito guys, kaya kung may pagkakataong kayo, pwede nyo itry sa inyong tahanan para mas malaman ninyo yung sinasabi ko na talagang napakasarap. Ayan, malinis guys ang kamay ko, no? Atin ang haluin ng mabuti. Ayan, talaga namang kung napakabango ito pa lamang guys, no? Ngayon guys, unang-una, nandito na yung itlog na pula. Binalatan ko na yung keso na nandito, no? Si-set up na po natin ngayon yung ating iihawin na pusit, no? Unang-una guys, ganito po yung aking gagawin, no? Ipapasok ko yung isang buong itlog na pula, no? Wow! Para ho makita natin na jumbo talaga yung ano, maganda yung presentation ng ano niyo. And then, lalagyan na po natin ng halaman. Sisiksikin na po natin yan. Yung mga sauce nito, ipasok nyo na rin po lahat yan doon sabay-sabay. No, unang-una, basaan lagi ninyong tatandaan ay inyo pong titimplahan ang lahat ng inyong ingredients na ilalagay sa inyong pusit, no? Ngayon guys, itong keso na in-slice ko, ipapasok ko na din po. Ayan. Kung napapansin nyo po, nandyan lahat, kasyang-kasya. Ayan din, gawa nito ay tatlo yung aking itlog na pula. Dadagdagan ko pa po para tag-isa't kalahati po sila. Depende po sa inyo guys kung anong gusto ninyong dami ng inyong ilalagay sa loob. Ayan, no? Nakita nyo po, naging ganito na yung form ng ating pusit. Napaka-butchog niya na, no? And now, ipapasok naman natin ito sa loob. Hoy, sobrang laki. Ipupush nyo lang yung po yan para pumasok ang ating ayan. Paasyo na. And then, gagamit po tayo dito guys ng stick ng medyo ingat kayo sa pagtusok ng stick po. Ayan. Ayan guys, kung mapapansin nyo, okay na po yung ating form nung ano, para sigurado po kayo guys para pag inikot natin sa ano, tutusukan natin sa kabila, okay? Para medyo po may hawakan tayo. Ayan, para pag iniikot natin mamaya,
ay hindi tayo mahirapan. Hindi sa dami ng iiyak nyo guys, and then gawin nyo sa ganitong proseso po yung inyong pusit para naman ho ay hindi kayo mahirapan, no? Iihawin pusit. Ayan. Okay guys, update ko kayo mamaya pag atin ang lulutuin. No? Mamarinig pa natin siya siguro dyan ng mga 10 to 15 minutes para talaga ho ma-adapt nung laman ng pusit yung ating mga pampalasa na inilagay. Ayan. Update ko po kayo after 10 o 15 minutes. Hello guys, after ito na po, after 10 minutes ay atin nang babaluti naman sa dahon ng saging bago natin ihawin yung ating pusit. Okay guys, unang-una malinis ulit ang kamay ko, no? Nagugas na ako. Kukunin na po natin yung isa. Ayan, lalagay po natin dyan, no? Napakabango guys. Ayan, tapos ilalagay ko po dito yung ibang mga... Ayan, talaga namang hong napaka-sarap. Ayan. Ayan po guys, tatanggalin ko muna itong stick na to. Ayan, para mapabalot po natin ng maayos yung ating pusit. Ayan. Ayan. Kanya na po guys, talaga namang I'm sure ako na hindi na naman ako mapapaya sa inyo. Sa sarap nito, talagang panalo. Ayan. And, tusukan ko na po siya ng ganyan. Dito na lang. Ayan. Ayan. Okay, and then tatalian po natin siya sa gitna. Para hindi lang umangat yung kanyang mga dahon. Ayan. Kita nyo po guys kung paano natin pinaganda o pinroteksyonan yung ating gagawing inihaw na pusit. Okay guys? Next. Yan guys, welcome back. Ito kung saan nandito na po tayo sa pugon. Kung saan iihawin na natin yung ating pinrepair na pusit. Ayan, no? Ayan. Binalot po natin sa dahon ng saging, no? Ayan. Yan guys, saktong-sakto lang sa ating pugon yung ating dalawang pusit, no? I-update ko kayo after 8 minutes, okay? Ito guys, after 8 minutes, atin nang babalik na rin naman yung ating inihaw na pusit, no? Bango. Grabe. Napakabango guys. And then, itong isa po. Atin na rin baliktarin. Bango guys. Panalo. Okay guys, after 5 minutes, atin namang balikan ang ating inihaw na pusit at ating i-check kung luto na, no? And bago po ang lahat, kung bago kayo sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe, like, and share para naman mas ganaan pa akong mag-share ng iba't ibang lutuing pambahay na I'm sure ako na magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Kaya abangan po sa eating portion. Kasama po dyan yung aking mga pamilya, pamangkin. Talaga namang excited na naman yung kainan na ito. Ito guys, after 5 minutes, atin nang i-check, no? Napakabango dito guys, talaga namang nakakagutom, kaya ka-excite talaga yung ating eating portion guys, no? I-check po ni Marlos Cuisine yung kanya inihaw na pusit. Ayan, nagputok-putok na po yung dahon ng saging, no? And ayan, kung mapapasin nyo po, napakaganda nung ating pusit sa loob, no? Steam na steam talaga po, okay? Okay guys, okay na po ito. Atin nang ipiprepare para tayo po ay makakain na.
Hello guys, ito kung saan kakain na po kami, no? Excited na po ako talaga na matikman ito. Kaya tara na, atin ang simulan. Pinga o plato? Kaya alam nila. Ito tayo kakain. Yan guys, ganito talaga sa probinsya, kagulo. Magkamay na rin ako. Ayan, kung anak yun ang pusit. Gusto ko nito. Ayun. Hindi tumatumal. Ay, buti ko. Hindi ko pa nakuha yung itlog. Kutsara lang natin. Kulang sa iwa kaya doon. Naiwa-iwa ko na yan, ti. Nakadikit pa kaya kino. Yan. Ako gusto ko ganyan. Yung may galamay din. Hindi na sagad. Ito guys, Atay Marlo's Cuisine. Ayan. Malambot yan. Kamay na po ako kasi maganda ito kamay, no? Kaya may sausawa kaming ginawa. Kalamansi, toyo, sili lang po. Pero yung unang kagat po para sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang sarap. Binigyan doon sila, Jordan. Panalo. Hindi kayo maniwala, diwag. Panalo, huwag naman tayo. I-try nyo na po sa inyong tahanan ito, mga kaibigan. Yung itlog na pula, lasang lasa po dun sa loob ng ating pusig. Sarap. Mahang Kiara. Ganito kami dito guys, pag nag-iiyaw kami ng pusit, dinitirnuan namin ng tuyo, yung tamban. Try nyo po, napakasarap. Diyos! Di! Masarap. Bukas ang ano naman niya, manok na parawakan naman. Ito guys, itlog na pula. Tingnan nyo yung itsura nung kinalaman natin yung itlog na pula sa loob. Ayan, no? Aywan ko na lang kung hindi ka talaga gaganahan sa pagkain. Napakasarap. Bukas naman dyan, manok na parawakan ngayon, itlog na pula. Ito guys, bigyan lang sa atin yung pusit kaya nakatipid na akong bilhin ito sa palengke, no? And pagkakataon ko na rin i-vlog, no? And yun, inintay natin yung magbibigay ng parawakan at saka yung alimango. Bukas gagata tayo. Salap. Eh, yung mga mahilig kumain dyan ng pusit, itry nyo po. At yung mga sa ayaw naman sa pusit, itry nyo po. Ito yung virtue na itinerto sa inyo. Sigurado akong magsisisi kayo dahil bakit ngayon lang kayo tumikim ng pusit. Natawag ito aking mga pamangkin, no? Nakakita na ang pusit. Pusit sa Manila. Grabe ang sarap. Hindi nila kaya. Diba? Nag-apoy yung iba. Pag mag-ako ang baso, Pei. Kuna mo ako. Binigyan niyo, Jordan? Diyan mo kasi tangyo. Dalawang slice, ganyan mo. Para may i-vlog din niya. Guys, itry nyo na po ito. And kung bago po kayo sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe, like, and share para naman mas ma-update ko pa kayo sa iba ko pang mga i-share na lutuin para po sa inyong lahat. Ayan, ganyan po kami kagulo pag sa kainan. Talaga namang napakasarap naman pag ganito ang setup ng pagkain, no? Mawawala yung diet mo na sinasabi. Tama. Diet now. Kiyari, oh, may kiyari may itlog pa na pula, oh. Ayan, oh. Diet lang siya, kaya rate. Nagbigay sa kapitbayang ati ko, ayun. Ba't ka nangakanji? Bilang mo. Bakit? Maangang, no? Diet lang siya,
Pasal pang kain ng inyong kaibigan, kanin pa. So, bahala na si Batman. Ito yung na-meet dito sa Palawan, guys. Talagang madalang tayo maka-encounter ng maliliit na seafood. Kusit man yan o isda man yan, talagang malalaki. Yung ibang na-share ko na sa inyong mga isda, talagang panalo. Yung lalaki. Ulam mo. Ito guys, hindi na namin patatagalin yung aming pagkain, no? And shoutout na lang tayo dyan sa lahat ng ating mga kaibigang vloggers and sa lahat ng aking kasama dyan sa Hanap Buhay. Magandang buhay po sa inyong lahat at sa lahat ng subscriber o yung followers ni Marlis Cuisine. Ayan, ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Kaya yun guys, hanggang sa muli.